Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2381. Ang Mystic Maiden at Pigsy ay sabay na nanlamig. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila na may nangyari sa pagitan ni Alex at ng babaeng bangkay na nakapula ng hindi nila nalalaman. Ang magagandang mga mata ni Commander Red ay muling nagningning ng pilak na liwanag. Sa pagkakataong ito, hindi na niya muling dinala si Alex sa mental world. Sa halip, tila tinitigan niyang mabuti si Alex, iniskan siya. Pakiramdam ni Alex ay parang hinuberen siya. Hindi lamang ang kanyang katawan kundi ang kanyang mental domain ay lubusang naskan. Ito ay, hindi ito naintindihan ni Alex, ngunit hindi rin siya tumutol. Ang taong nauna sa kanya ay isang pioneer noong sinaunang panahon, isang ninuno na nagsakripisyo ng sarili upang lumikha ng kinabukasan para sa sangkatauhan. Kaya, naniniwala siyang hindi siya sasaktan nito. Binitawan na lang niya ang kanyang isip at tinanggap ng buo ang pagskan nito. Pagkaraan ng ilang segundo, binawi ng babaeng nakapula ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata at ngumiti habang sinabing, "Kaya, ikaw pala, ano? Naguguluhan si Alex. Paano naman ako? Senior Commander Red, kilala mo ba ako? Pero pareho kaming tatlong milenyo ang agwat." Ngumiti ang babaeng nakapula at hindi na nagsalita pa. Sa halip, nagtanong siya, "Nakabalik na ba si Grand Emperor Rowan at ang Phoenix Empress?" Umiling si Alex, hindi ko narinig ang tungkol doon. Pagkatapos ng isang paghinto, tinanong niya, "Senior Commander Red, buhay ka pa ba?" Umiling ang babaeng nakapula, "Pinanday ko ang puso ng espada sa aking buhay. Ngayon isa na lang akong masa ng pag-aayos." Pagkatapos, nakipag-usap si Alex sa babaeng nakapula. Sinabi niya sa kanya na nakilala niya ang dakilang Genbo, ngunit ang dakilang Genbo ay nakipaglaban sa Undead Queen, si Juvia, sa kailaliman ng Misty Swamp at sa dulo ng Dead Zone. Sa kalaunan, naging force field ito para bantayan ang labasan, ngunit maaari lamang itong tumagal ng 3 taon. Ang babaeng nakapula ay nananaghoy, na nagsasabing may mga bigla ang pagbabagong nangyari kay Grand Emperor Rowan at sa Phoenix Empress sa Abyss. Kung hindi magkakaroon ng katahimikan sa radyo pagkatapos ng 3 millennia tungkol sa kanila. Tinanong siya ni Alex, "Ano ba talaga ang Abyss? Bakit gustong salakayin ng Undying Clan ang lugar na iyon?" Sinabi sa kanya ng babaeng nakapula na ang Abyss ay nasa kailaliman ng kosmikong dagat ng mga bituin, isang pugad kung saan ipinanganak ang mga bituin. Mayroong pinakamataas na pag-iral doon, at ang Undying Clan ay ang taliban na hukbo na ipinadala ng Abyss. Tungkol naman sa iba, hindi niya maintindihan ang mga ito ng lubusan dahil hindi pa siya nakapunta sa kalaliman, at hindi na bumalik ang grupo ng mga taong nagpunta doon. Sa wakas, nagtanong muli si Alex tungkol sa relasyon sa pagitan ng Olympian Army at Olympus. Ito ay dahil ang sagradong gintong bundok ay lumitaw sa kabilang panig ng sinaunang force field. Galit na galit ang babaeng nakapula matapos itong marinig. Ang Olympian Army ay binubuo ng mga taxil na mongrels ng Olympus. Ang huling labanan sa Atlantis ay napakalungkot dahil ang Olympian Army ay nagtaksil sa Alliance at Minas Aker ang Alliance Army bilang kapalit. Iyon ay isang bagay na mas mababa sa isang grupo ng mga aso o isang drift ng mga baboy. Alex Rockefeller, ang pagdating ng sagradong bundok ng Olympus ay tiyak na masamang balita. Mayroong isang mahusay na lihim sa lupain na protektado ng sinaunang larangan ng puwersa. Lalo na sa Amerika, naghihintay na mabuhay muli ang iba't ibang sagradong bundok. Ito ay isang mahusay na plano na itinakda mula noong sinaunang panahon. Dapat mong ihinto ang Olympian Army. Kung hindi, ang buong mundo ay mawawasak dahil sa Olympian Army, at ang muling pagkabuhay ng universo ay hindi na posible. Hindi inaasahan ni Alex na magiging seryoso ang sitwasyon. Mataimtim siyang tumango. Ang lupa ang kanyang tahanan. Amerika ang kanyang tahanan. Nandoon ang kanyang pamilya at mga kaibigan, kaya hindi na siya lalabas sa affair. Good brat. Gayunpaman, si Alex ay nasa isang mahirap na sitwasyon din, kaya sinabi niya iyon sa babaeng nakapula. Ngumiti ang babaeng nakapula. 2 tao mula sa Peacock Tribe. Ayos lang. Kung maaari kang maglakad sa lugar na ito, mayroon kang malalim na pananaliksik sa mga pagbuo ng spell.
Kunin mo ang bagay na ito, at magagawa mo ang mga ito ng madali. Sa huli, sinabi niya, Brat, magpakatatag ka sa lalong madaling panahon. Nauubos ang oras, hindi ka dapat maging malambot sa pakikitungo sa Olympian Army. Subukang kunin ang pagkakataon sa santuwaryo ng Amerika. Kahit na nawasak ito, hinding-hindi mo hahayaang makuha ito ng Olympian Army. Pagkasabi noon ay inabot niya kay Alex ang isang tipak ng Sword Heart. Kabanata 2382. Ito, ang puso ba ng espada na pinanday mo sa iyong buhay? Nagulat si Alex dahil ang bagay na ito ay katumbas ng kaluluwa ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Gaano ito kahalaga? Umiling ang babaeng nakapula. Hindi naman. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng puso ng espada. Umiling din si Alex. Senior, ito ang puso ng espada na pinanday mo sa iyong buhay. Ito rin ang kaluluwa ng pagbuo ng spell dito. Hindi ko ito maalis. Babantayan mo ang lugar na ito magpakailanman. Kung aalisin ko ito, bababa ang lakas ng spell formation na ito, at makakaapekto rin ito sa iyo. Nakangiting sabi ni Commander Red, nakapasa ka sa aking pagsusulit, kaya ito ay orihinal na pag-aari mo. Huwag mag-alala, walang mangyayari dito. Sa halip, ang Olympian Army sa panig ng Amerika ay magiging isang sakuna. Kunin mo itong tipak ng puso ng espada. Naglalaman ito ng maliit na Heavenly Immortal Slaying Formation na maaaring magkaroon ng mga mahimalang epekto. Mayroong ilang mga insight sa aking pananaliksik sa mga pagbuo ng spell sa loob. Tingnan mo ito kapag libre ka. Pagkatapos, nag-usap ng matagal ang dalawang tao. Maraming natutunan si Alex mula sa kanya at nagkaroon ng mas intuitive at konkretong pag-unawa sa sinaunang panahon. Iyon ay talagang isang edad na puno ng mga bayani at pagnanasa. Kasabay nito, narinig din niya ang higit pa tungkol sa pagiging kasuklam-suklam ng Olympian Army. Ngayong nakabalik na ang lahi na iyon at hindi inaasahang bumaba sa kabilang dulo ng sinaunang force field, ang wasteland ay magkakaroon ng malaking problema. Kaya naman, hiling niya na sana ay makatakbo siya pabalik kaagad. Nang matapos ang pag-uusap ng babaeng naka-red at Alex, nahiga ulit siya sa kama, hindi kumikibo. Hindi man lang siya huminga. Ito ay tila kakaiba pa rin. Hinawakan ni Alex ang puso ng espada sa kamay niya. Ito ay cool at makinis kapag hinawakan. Ito ay tila walang timbang, ngunit may mga pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya. Naramdaman niya ito sa lakas ng kanyang pag-iisip, ngunit ang puso ng espada ay unti-unting naglaho sa kanyang palad at naging isang sabog ng enerhiya, na nakakagulat na sumugod kaagad sa kanyang mga mata. Ang maliit na Heavenly Immortal Slaying Formation. Habang kumikislap ang pilak na liwanag sa mga mata ni Alex, binasa niya ang impormasyon sa puso ng espada. Ang isang masa ng mga pananaw at ang base ng kaalaman ng mga pormasayon ng spell ay pumasok din sa kanyang dagat ng kamalayan. Lumingon si Alex at tiningnan ang Mystic Maiden of the Nine Heavens at ang matandang baboy, nadiskubre na pareho silang humihilik ng malakas sa kanilang pagtulog sa lupa. Naisip niya na ang mental burst ng babaeng naka-red kanina ay tiyak na natambo sila kaagad. Gayunpaman, ginising ni Alex ang Mystic Maiden at naisip, ikaw, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens, isang diyosa. Ngunit agad kang na-knockout ng isang taong pumanaw 3 milenyo na ang nakalipas. Nakakahiya, anong meron? Anong nangyari? Little Minion, may ginawa ka ba sa akin? Ang Mystic Maiden, na mukhang gulat na gulat, ay tila isang mortal na babae sa sandaling ito. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi, sagot ng Mystic Maiden, I don't believe it. Isa kang nakagawian na nagkasala. Walang magawa si Alex. Mabuti, nakitulog lang ako sa iyo at ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, kaya maghintay ka lamang hanggang sa mapakain mo ang fetus sa kapayapaan. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay agad na natakot, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nagsisinungaling si Alex. Pinilit man niya ang sarili sa kanya, malalaman pa rin niya ito sa pamamagitan ng karanasan. Noon lang, narinig nila ang boses ni Dolores na nagmumula sa labas. Sumigaw siya sa malapit, sinabihan sina Alex at Pixie na lumabas. Kung hindi, sisirain niya ang bahay na bato. Napabuntong hininga si Alex at sinabing, nagsumikap sila para manghuli sa amin hanggang sa kami ay wala nang magawa. Oras na para lumaban. Deserve talagang mamatay ang dalawang manok na yan.
Ang magagandang mata ng Mystic Maiden ay kumikinang. Anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ng babaeng bangkay na pula? Sumagot si Alex, malalaman mo mamaya. Nang matapos siyang magsalita ay nag-walkout siya kaagad. Sa katunayan, hindi nakapasok sa bahay na bato sina Dolores at Sam dahil iyon ang pinakabuod ng buong spell formation. Kung hindi dahil sa Mystic Maiden, hindi makakarating si Alex dito na mag-isa ang level of spell formation. Ang dalawang paboril ay hindi kasing galing ni Alex sa pag-aaral ng mga spell formation, kaya mas mahirap. Nagawa nilang maghabol hanggang dito na lang dahil may ginawa si Dolores kay Alex. Nakahanap lang siya ng buong daan dito gamit ang aura na iyon. Nang makita ni Alex ang kasalukuyang hitsura ni na Dolores at Sam, hindi niya napigil ang matawa. Mukha silang kawawa at balot ng dugo. Ang kalahati ng mukha ni Sam ay wasak, bumagsak, na parang may nabasag. Nakakatakot ang itsura niya. Nandito ako. Hindi pa ba kayo patay? Nakangiting tanong ni Alex. Kabanata 2383. Ito, ang puso ba ng espada na pinanday mo sa iyong buhay? Nagulat si Alex dahil ang bagay na ito ay katumbas ng kaluluwa ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Gaano ito kahalaga? Umiling ang babaeng nakapula. Hindi naman. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng puso ng espada. Umiling din si Alex. Senior, ito ang puso ng espada na pinanday mo sa iyong buhay. Ito rin ang kaluluwa ng pagbuo ng spell dito. Hindi ko ito maalis. Babantayan mo ang lugar na ito magpakailanman. Kung aalisin ko ito, bababa ang lakas ng spell formation na ito, at makakaapekto rin ito sa iyo. Nakangiting sabi ni Commander Red, nakapasa ka sa aking pagsusulit, kaya ito ay orihinal na pag-aari mo. Huwag mag-alala, walang mangyayari dito. Sa halip, ang Olympian Army sa panig ng Amerika ay magiging isang sakuna. Kunin mo itong tipak ng puso ng espada. Naglalaman ito ng maliit na Heavenly Immortal Slaying Formation na maaaring magkaroon ng mga mahimalang epekto. Mayroong ilang mga insight sa aking pananaliksik sa mga pagbuo ng spell sa loob. Tingnan mo ito kapag libre ka. Pagkatapos, nag-usap ng matagal ang dalawang tao. Maraming natutunan si Alex mula sa kanya at nagkaroon ng mas intuitive at konkretong pag-unawa sa sinaunang panahon. Iyon ay talagang isang edad na puno ng mga bayani at pagnanasa. Kasabay nito, narinig din niya ang higit pa tungkol sa pagiging kasuklam-suklam ng Olympian Army. Ngayong nakabalik na ang lahi na iyon at hindi inaasahang bumaba sa kabilang dulo ng sinaunang force field, ang wasteland ay magkakaroon ng malaking problema. Kaya naman, hiling niya na sana ay makatakbo siya pabalik kaagad. Nang matapos ang pag-uusap ng babaeng na Kared at Alex, nahiga ulit siya sa kama, hindi kumikibo. Hindi man lang siya huminga. Ito ay tila kakaiba pa rin. Hinawakan ni Alex ang puso ng espada sa kamay niya. Ito ay cool at makinis kapag hinawakan. Ito ay tila walang timbang, ngunit may mga pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya. Naramdaman niya ito sa lakas ng kanyang pag-iisip, ngunit ang puso ng espada ay unti-unting naglaho sa kanyang palad at naging isang sabog ng enerhiya, na nakakagulat na sumugod kaagad sa kanyang mga mata. Ang maliit na Heavenly Immortal Slaying Formation. Habang kumikislap ang pilak na liwanag sa mga mata ni Alex, binasa niya ang impormasyon sa puso ng espada. Ang isang masa ng mga pananaw at ang base ng kaalaman ng mga forma sayon ng spell ay pumasok din sa kanyang dagat ng kamalayan. Lumingon si Alex at tiningnan ang Mystic Maiden of the Nine Heavens at ang matandang baboy, nadiskubre na pareho silang humihilik ng malakas sa kanilang pagtulog sa lupa. Naisip niya na ang mental burst ng babaeng naka-red kanina ay tiyak na natambo sila kaagad. Gayunpaman, ginising ni Alex ang Mystic Maiden at naisip, ikaw, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens, isang diyosa. Ngunit agad kang na-knockout ng isang taong pumanaw 3 milenyo na ang nakalipas. Nakakahiya, anong mali, anong nangyari, little minion, may ginawa ka ba sa akin? Ang Mystic Maiden, na mukhang gulat na gulat, ay tila isang mortal na babae sa sandaling ito. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi, sagot ng Mystic Maiden, I don't believe it. Isa kang nakagawian na nagkasala. Walang magawa si Alex. Mabuti, nakitulog lang ako sa iyo at ginawa ang lahat ng aking makakaya, kaya maghintay ka lamang na mapakain mo ang fittest ng mapayapa. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay agad na natakot,
Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nagsisinungaling si Alex. Pinilit man niya ang sarili sa kanya, malalaman pa rin niya ito sa pamamagitan ng karanasan. Noon lang, narinig nila ang boses ni Dolores na nagmumula sa labas. Sumigaw siya sa malapit, sinabihan sina Alex at Pixie na lumabas. Kung hindi, sisirain niya ang bahay na bato. Napabuntong hininga si Alex at sinabing, nagsumikap sila para manghuli sa amin hanggang sa kami ay wala nang magawa. Oras na para lumaban. Deserve talagang mamatay ang dalawang manok na yan. Ang magagandang mata ng Mystic Maiden ay kumikinang. Anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ng babaeng bangkay na pula? Sumagot si Alex, malalaman mo mamaya. Nang matapos siyang magsalita ay nag-walk out siya kaagad. Sa katunayan, hindi nakapasok sa bahay na bato sina Dolores at Sam dahil iyon ang pinakabuod ng buong spell formation. Kung hindi dahil sa Mystic Maiden, hindi makakarating si Alex dito na mag-isa ang level of spell formation. Ang dalawang paboril ay hindi kasing galing ni Alex sa pag-aaral ng mga spell formation, kaya mas mahirap. Nagawa nilang maghabol hanggang dito na lang dahil may ginawa si Dolores kay Alex. Nakahanap lang siya ng buong daan dito gamit ang aura na iyon. Nang makita ni Alex ang kasalukuyang hitsura ni na Dolores at Sam, hindi niya napigil ang matawa. Mukha silang kawawa at balot ng dugo. Ang kalahati ng mukha ni Sam ay wasak, bumagsak, na parang may nabasag. Nakakatakot ang itsura niya. Nandito ako. Hindi pa ba kayo patay? Nakangiting tanong ni Alex. Kabanata 2384. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa tipak ng Swordheart na ibinigay sa kanya ng babaeng nakapula. Ito ay orihinal na bahagi ng buong puso ng espada, ang condensation ng buhay at pag-aayos ng babaeng nakapula. Pareho silang may koneksyon na lampas sa imahinasyon. Matapos maitanim ang puso ng espada kay Alex, maaari na siyang pumasok at lumabas sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation at pakilusan ang spell formation sa kalooban. Sa sandaling ito, siya ang kumilos bilang forma sayon. Dagandong. Isang daang hayop ang umalangaw-ngaw. Ang dalawang matandang paboril ay natigilan at nagmura sa loob. Nang makaharap sila ng sampu o kaya'y mabangis na hayop kanina, napalibutan sila ng mga panganib at muntik nang mawalan ng buhay. Ngunit ngayon, 100 sa kanila ang nagpakita ng sabay-sabay. Naglabas ng malaking kayamanan si Dolores nang walang sinasabi. Ito ay isang caldero na naglalabas ng ningning. Inilagay niya ang kanyang sarili sa loob nito at hindi lumabas kahit paano ito inatake ng mga undead na demonyong hayop. Boom! Habang pinapakilos ni Alex ang spell formation, isang kulog na kasing kapal ng braso ng isang bata ang tumama, na tumama sa treasure cauldron. Gayunpaman, ang treasure cauldron ay nagradiated ng isang pagsabog ng sky glow habang ang mga misteryosong simbolo ay lumitaw. Nagkaroon pa ng pag-awit ng isang magandang boses, na nagpapakita ng isang picture scroll ng mundo upang harangan ang tama ng kidlat. Gayunpaman, walang ganoong kakayahan si Sam. Agad itong binugbog ng mga demonyong hayop. Napakalaki ng katawan nito. Matapos itong pigilan ng spell formation at hilahin pababa, pinalo ito hanggang sa mabali ang mga buto sa buong katawan nito, at malambot ang katawan nito na parang bukol ng putik. Tigilan mo nga ako, sumuko ako. Sabi ni Sam. Lumapit si Alex at hinayla palabas ang 100 metrong taas ng katawan nito. Ito ay malambot na parang sobrang gluten. Kung tutusin, ang pagkakaroon ng pormasyong ito ay ginamit para patayin ang Supremes ng Undying Clan noon. Maging ang mga Heavenly Kings at Divine Monarchs ay hindi nakatiis, lalo pa ang taong ito na nasa immortalization lang. Sabi ni Sam, "Hoy, narinig mo ba ako? Sumuko na ako. Hayaan akong lumabas ngayon, at ipagpalagay ko na ang insidente ngayon ay hindi nangyari. Kung hindi, babayaran mo ito." Napangisi si Alex. Sabihin mo sa akin, paano ko babayaran ito? Sabi ni Sam, kami ay mula sa sinaunang banal na tribo ng Peacock Mountains. Ang aming tribo ay puno ng mga Panginoon, at lahat sila ay mga pag-iral na nalampasan ang immortalization. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, lalabanan ka ng mga tao sa Peacock Mountains hanggang sa kanilang mga huling hininga. Gagawin nila ang lahat para mahuli ka. Napatingin dito si Alex. Ayan na. Ang kanyang tiyan ay biglang naglabas ng isang pagsabog ng kulog na parang tunog. Masyado siyang gutom.
Sinabi ng Mystic Maiden na ang paglilinang ng Old Cow's breathing technique ay magpapagutom sa kanya, at maiibsan lamang niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng laman. Gayunpaman, ang laman ay nahahati sa mabuti at masama. Ang karne ng mga baboy at baka na inaalagaan ng mga ordinaryong tao ay hindi epektibo, ngunit kailangan niya ng mga demonyong hayop. Sa makatuwid, mas mabuti kung ang mga antas ng paglilinang ng mga demonyong hayop ay mas malalim. Sinabi mo ba na ikaw ay mula sa sinaunang banal na tribo? Ang mga sinaunang gawa-gawa ba ay isang uri din ng demonyo? Habang tinitignan ni Alex si Sam, naging kakaiba ang kanyang tingin, at napaawang pa ang kanyang bibig, parang may bumungad sa kanya na masarap na inihaw na manok. Tama iyan. Kahit na sa mundo ng mga sinaunang gawa-gawang nila lang, tayo, ang Peacock Tribe, ay isang namungunang klaseng lahi. Hindi alam ni Sam ang iniisip ni Alex. Kung hindi, hindi nito sasabihin iyon. Dahil dito, pagkatapos magsalita ay nakita nitong naglalaway si Alex, at para siyang nakakita ng masasarap na pagkain. Pagkatapos, nakita nito si Alex na naglabas ng isang mahusay na espada. Ito ay ang espada ng universo. Ito ay nagkaroon ng isang pakiramdam ng foreboding. Eh anong sinusubukan mong gawin? Pinunasan ni Alex ang kanyang laway at sinabing, I don't want to suffer consequences from your peacock tribe. Pero, nagugutom na ako ngayon, kaya kailangan ko munang kumain ng chicken wings. Whoosh! Itinaas niya ang dakilang espada at biglang pinutol ang pakpak ni Sam, na nagdulot ng malaking dami ng dugo. Napasigaw si Sam sa sakit, at hindi maiwasang manginig ang buong katawan nito. Ito ay labis na hinanakit, ngunit ito ay labis na panghihinayang sa kaibuturan. Nagboluntaryo siyang sundan si Dolores dito. Inakala nito na makakapag-ani ito ng ilang mga benepisyo, ngunit hindi niya inaasahan na isang brat ng tao ang makakakuha nito. Ngayon, naputol ang pakpak nito, at malapit na itong kainin. Kabanata 2385. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa tipak ng Swordheart na ibinigay sa kanya ng babaeng nakapula. Ito ay orihinal na bahagi ng buong puso ng espada, ang condensation ng buhay at pag-aayos ng babaeng nakapula. Pareho silang may koneksyon na lampas sa imahinasyon. Matapos maitanim ang puso ng espada kay Alex, maaari na siyang pumasok at lumabas sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation at pakilusan ang spell formation sa kalooban. Sa sandaling ito, siya ang kumilos bilang forma sayon. Dagandong, isang daang hayop ang umalangaw-ngaw. Ang dalawang matandang paboril ay natigilan at nagmura sa loob. Nang makaharap sila ng sampu o kaya'y mabangis na hayop kanina, napalibutan sila ng mga panganib at muntik nang mawalan ng buhay. Ngunit ngayon, 100 sa kanila ang nagpakita ng sabay-sabay. Naglabas ng malaking kayamanan si Dolores nang walang sinasabi. Ito ay isang kaldero na naglalabas ng ningning. Inilagay niya ang kanyang sarili sa loob nito at hindi lumabas kahit paano ito inatake ng mga undead na demonyong hayop. Boom! Habang pinapakilos ni Alex ang spell formation, isang kulog na kasing kapal ng braso ng isang bata ang tumama, na tumama sa treasure cauldron. Gayunpaman, ang treasure cauldron ay nagradiated ng isang pagsabog ng sky glow habang ang mga misteryosong simbolo ay lumitaw. Nagkaroon pa ng pag-awit ng isang magandang boses, na nagpapakita ng isang picture scroll ng mundo upang harangan ang tama ng kidlat. Gayunpaman, walang ganoong kakayahan si Sam. Agad itong binugbog ng mga demonyong hayop. Napakalaki ng katawan nito. Matapos itong pigilan ng spell formation at hilahin pababa, pinalo ito hanggang sa mabali ang mga buto sa buong katawan nito, at malambot ang katawan nito na parang bukol ng putik. Tigilan mo nga ako, sumuko ako. Sabi ni Sam, lumapit si Alex at kinaladkad palabas ang 100 metrong taas ng katawan nito. Ito ay malambot na parang sobrang gluten. Kung tutusin, ang pagkakaroon ng pormasyong ito ay ginamit para patayin ang Supremes ng Undying Clan noon. Maging ang mga Heavenly Kings at Divine Monarchs ay hindi nakatiis, lalo pa ang taong ito na nasa immortalization lang. Sabi ni Sam, Hoy, narinig mo ba ako? Sumuko na ako. Hayaan akong lumabas ngayon, at ipagpalagay ko na ang insidente ngayon ay hindi nangyari. Kung hindi, babayaran mo ito. Napangisi si Alex, sabihin mo sa akin, paano ko babayaran ito? Sabi ni Sam, kami ay mula sa sinaunang banal na tribo ng Peacock Mountains.
Ang aming tribo ay puno ng mga Panginoon, at lahat sila ay mga pag-iral na nalampasan ang immortalization. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, lalabanan ka ng mga tao sa Peacock Mountains hanggang sa kanilang mga huling hininga. Gagawin nila ang lahat para mahuli ka. Napatingin dito si Alex. Ayan na. Ang kanyang tiyan ay biglang naglabas ng isang pagsabog ng kulog na parang tunog. Masyado siyang gutom. Sinabi ng Mystic Maiden na ang paglilinang ng Old Cow's Breathing Technique ay magpapagutom sa kanya, at maiimsan lamang niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng laman. Gayunpaman, ang laman ay nahahati sa mabuti at masama. Ang karne ng mga baboy at baka na inaalagaan ng mga ordinaryong tao ay hindi epektibo, ngunit kailangan niya ng mga demonyong hayop. Sa makatuwid, mas mabuti kung ang mga antas ng paglilinang ng mga demonyong hayop ay mas malalim. Sinabi mo ba na ikaw ay mula sa sinaunang banal na tribo? Ang mga sinaunang gawa-gawa ba ay isang uri din ng demonyo? Habang tinitignan ni Alex si Sam, naging kakaiba ang kanyang tingin, at napaawang pa ang kanyang bibig, parang may bumungad sa kanya na masarap na inihaw na manok. Tama iyan. Kahit na sa mundo ng mga sinaunang gawa-gawang nila lang, tayo, ang Peacock Tribe, ay isang namungunang klaseng lahi. Hindi alam ni Sam ang iniisip ni Alex. Kung hindi, hindi nito sasabihin iyon. Dahil dito, pagkatapos magsalita ay nakita nitong naglalaway si Alex, at para siyang nakakita ng masasarap na pagkain. Pagkatapos, nakita nito si Alex na naglabas ng isang mahusay na espada. Ito ay ang espada ng universo. Ito ay nagkaroon ng isang pakiramdam ng foreboding. Eh anong sinusubukan mong gawin? Pinunasan ni Alex ang kanyang laway at sinabing, I don't want to suffer consequences from your peacock tribe. Pero, nagugutom na ako ngayon, kaya kailangan ko munang kumain ng chicken wings. Whoosh! Itinaas niya ang dakilang espada at biglang pinutol ang pakpak ni Sam, na nagdulot ng malaking dami ng dugo. Napasigaw si Sam sa sakit, at hindi maiwasang manginig ang buong katawan nito. Ito ay labis na hinanakit, ngunit ito ay labis na panghihinayang sa kaibuturan. Nagboluntaryo siyang sundan si Dolores dito. Inakala nito na makakapag-ani ito ng ilang mga benepisyo, ngunit hindi niya inaasahan na isang brat ng tao ang makakakuha nito. Ngayon, naputol ang pakpak nito, at malapit na itong kainin. Kabanata 2386. Sa pagkarinig nito, nagalit si Dolores na maaaring sumabog. Ngunit ang kanyang dakilang gininto ang kapangyarihan ay walang silbi sa loob nitong pinabayaan ng Diyos na porma sayon. Bukod dito, ang kanyang pinakamalakas na mystical tool, ang Sacred Cauldron, ay mapoprotektahan lamang siya mula sa mga pag-atake ng undead beast. Bukod dito, mayroong diving lightning ng kalpa sa loob ng porma sayon na ito, na tumatama sa kanya ng paulit-ulit. Lumilitaw na anumang minuto ay masisira ang kaldero. Kung magpapatuloy ito, alam niyang dito na talaga siya mamamatay. Noon lang, sinabi ni Pixie kay Alex na may mystical tool sa loob ng hikaw nito. Isa itong special vase na puno ng tubig na sapat na para punan ang isang lawa. Ang tubig ay hindi lamang ordinaryong tubig. Nagkonsentra ito ng espiritual na enerhiya dahil nakakonekta ito sa mga ugat ng dragon sa ilalim ng lupa noon. Bagamat ito ay walang halaga kumpara sa molten jade liquid, ito ay angkop na magluto ng matandang inahin. Hinalungkat ni Alex ang hikaw at nakahanap ng turquoise vase. Nakakagulat na malaki ang espasyo sa loob ng plurera na ito. Higit sa lahat, naramdaman ni Alex ang sinaunang banal na enerhiya na nananatili sa paligid ng plurera. Ang plurera na ito ay may kaugnayan sa budismo. Saan mo nakuha? Bulalas ni Alex. Parang pamilyar ang vase na parang nakita niya ito kung saan. Sa kanya mahinang hinampas ang sarili sa nuo. Nang ibigay sa kanya ni Saitigarba ang kanyang legacy, kasama dito ang ilang mga flashback na nauukol sa ilang mga makasaysayang kaganapan. Hawak ng isa sa mga diyosa ang mismong plurera. Hiso, ang diyosa na iyon ay ang diyosa ng awa. Ito ang cleansing vase. Ibang-iba ito sa mga ipinakita sa mga pelikula. Mga props lang iyon, pagkatapos ng lahat, isang ganap na normal na plurera. Iba talaga ang hawak niya sa kasalukuyan. Ito ay hindi lamang isang magandang lilim ng turkesa, ngunit ito rin ay puno ng banal na enerhiya. May mga maliliit at mahiwagang sagradong anting-anting at mga simbolo na nakaukit sa lahat ng dako nito.
Nakita ko ito sa sulok ng sinaunang warzone, sagot ni Pigsy. Ano? Don't tell me gusto mo. Tumanggaw si Alex. Akin na ito ngayon. Bubugbugin kita, bastard ka. Boom! Pinitik ni Alex ang kanyang mga daliri, at isang kidlat ang tumama sa tabi mismo ni Pigsy. Nakakatakot na halos maihihina ni Pigsy ang pantalon nito. Humalaklak si Alex. Nakikita mo yon. Wala akong pakialam kung gusto mong maging inihaw na baboy. Gusto kong isipin na ang baboy ay mas masarap kaysa sa paboril. Ang ganitong kinalabasan ay nag-iwan kay Pigsy ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit wala itong magagawa. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ang tubig sa loob ng plorera sa kaldero ni Dolores. Sa isang malakas na pagsabog, nilubog niya ito sa ilalim ng tubig habang patuloy itong sumisigaw at sumisigaw ng galit. Tumawa si Alex at naglabas ng elixir fire para painitin ang kaldero mula sa ibaba. Maging matalino, matandang inahin. Habarin mo ang iyong damit at ipakita ang iyong tunay na anyo, hindi ba? Hindi talaga kita kakainin kung mukha ka pa ring tao. Pakiramdam ni Dolores ay parang nababaliw na siya lalo na't ramdam niya ang pagtaas ng temperatura ng tubig. Hindi niya maiwasang mataranta, sa kabila ng pagiging sagradong madre ng Peacock Mount. Isa rin siyang sinaunang Divine Beast, ang kanyang ninuno ay Peacock Heavenly King din. Hindi niya matanggap na nasa ganoong gulo siya. Muli siyang sumigaw, "Arg! Papatayin kita!" Alam ni Dolores na hindi na niya kayang mag-aksaya pa ng oras, o talagang lulutuin siya ng buhay. Dahil may elemento ng kidlat ang elixir fire ni Alex, medyo malakas ang apoy. Nagsimula na rin kumulo ang tubig sa loob ng kaldero. Boom! Sinadya ni Dolores na itumba ang kaldero. Sa isang sunod-sunod na kalabog, nagawa niyang pabali-balikan ang palayok na tila ba tatalikuran ito anumang oras. Inutusan kaagad ni Alex ang undead beast na isecure ang kaldero. Nang ito ay nasa limitasyon nito, ginamit na lamang niya ang puno ng chaos upang hawakan ang kaldero sa lugar. Kabanata 2387. Ah! Boom boom boom! Paulit-ulit na sinimulan ni Dolores ang paghampas sa kaldero. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay nasa panganib, at sa puno ng chaos, na control ni Alex ang kanyang kaldero. Ngayon na siya ang pumalit, siya ay ganap na nakulong. Sa kabilang banda, nakakagulat na nalaman ni Alex na ang kaldero ay isang alchemical furnace na walang takip. Gayunpaman, ito ay ginawa mula sa mga bihirang materyales, kaya ito ay maituturing na isang natatanging mystical tool na karaniwang hindi mabibili ng salapi. Langit na walang kamatayang slaying formation, Selyu. Umungol si Alex habang gumagawa siya ng anting-anting sa kanyang mga kamay, tinatakan ng buo ang kaldero gamit ang puso ng espada. Dahil dito, wala sa swerte si Dolores. Tumawa ulit si Alex. Paano ngayon? Babantaan mo pa ba ako, Ham? At tinatawag mo ang iyong sarili na isang banal na peacock beast. Oh please, isa ka lang nakakain na matandang inahin. Well, kung ayaw mong lutuin ang buhay, pwede kitang gawing peacock pill. Tiyak na lalabas silang mahusay. Protesta ni Pigsy. Hoy, anong ibig mong sabihin na ginagawa siyang pills? Gusto ko lang kumain ng manok. Narinig ko na ang mga matandang manok na ito ay medyo masustansya at ang mga ito ay mabuti para sa iyong mga bato. Makalipas ang 2 oras, pumanaw ang sagradong madre ng Peacock Mountain. *** Sa huli, inilibing ni Alex si Dolores dahil hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Malamang na hindi niya magawa dahil masyadong maliit ang kaldero. Siya ay magiging 3 beses na mas malaki kaysa kay Sam kung gagawin niya, na magiging imposible para sa kaldero na hawakan. Kaya naman, nagpasya siyang iwanan ang kanyang anyo ng tao. Lumapit pa siya para pigilan si Pigsy na kainin siya, kahit gaano pa nito kagusto. 2 special ring lang ang nahanap nila sa mga bangkay ni na Dolores at Sam, ngunit may kaunting mga bagay doon. Kaya naman, nagawa pa rin nilang kumita sa sitwasyong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay walang iba at ang kaldero, dahil ito ay kalahating alchemical furnace. Bagamat hindi kumpleto, nagawa pa rin itong kumuha ng kidlat ng pagsisid ng daan-daang beses. Ito ay tiyak na isang pambihirang kayamanan. Ang mistikong dalaga ay nakatayo sa harap ng kongkretong bahay sa buong panahong ito, nanonood ng labanan sa labas. Para siyang namamasyal sa garden, dahan-dahan siyang naglakad at tinignan si Alex. Mukhang na-control mo itong super formation.
ham, kawili-wili, at yung babaeng naka-red dress sa kama. Gusto mong sampilan siya, pero ikaw pa rin ang pinili niya. Tanong ni Alex, so hindi kayo pumasok sa mental world niya. Hindi mo ba nakita ang nakakagulat na labanan na iyon? Parehong umiling ang Mystic Maiden at Pixie bilang tugon. Sinabi ni Alex sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Hindi ito lihim, at maaaring makaapekto ito sa kaligtasan ng buong Amerika. Ang Olympian Army, ang paggising ng mga banal na grutuad ng bundok oro. Ang Mystic Maiden ay hindi pamilyar sa Olympian Army. Hindi man lang niya narinig ang tungkol dito, ngunit matapos marinig na gigising ang bundok oro, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na pumunta doon dahil maaaring mabigyan ng isang kamanghamanghang pagkakataon. Tungkol naman sa treasure hunting pig, kalagkarin pa rin ito ni Mystic Maiden, kahit gaano pa ito tumanggi na sumama sa kanya. Sa kanilang pang-amoy, madali nilang maagaw ang kalahati ng mga banal na lugar. Ngunit paano tayo pupunta sa wasteland? Tanong ni Pigsy, kailangan nating dumaan sa Endless Sea mula rito. At hindi biro iyon. Kahit na ang isang makalangit na hari ay maaaring mamatay doon. Ito ay isang hiling na kamatayan kung tayo ay walang sino mang sumubok na gumawa ng kahit isang hakbang doon. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Kailangan lang niyang bumalik, anuman ang kahihinatnan. Iyon ay dahil sinabi sa kanya ni Cheryl na nakauwi na ang kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay lumalala, at ang kanyang buhay ay nasa matinding panganib. Kaya naman, alam niyang kailangan niyang magmadaling umuwi, kahit mahirap. Kabanata 2388. Ang Atlantis ay isang lungsod na may malawak na sukat, ngunit ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay sumikop sa ikatlong bahagi ng kabuuang lugar. Nagkaroon pa nga ng sariling mundo ang formation. Dahil may sword heart na si Alex ngayon, nagawa niyang manipulahin ang forma sayon ayon sa gusto niya. Isang maliit na sinag ng pilak na liwanag ang dumb alloy sa magkabilang mata niya. Ang superpower ay muling ginamit, X-ray vision. Dati, bahagi ng silver ray ang naiwan sa mga mata ni Alex matapos makipag-eye contact sa kanya ang babaeng naka-red dress. Ito ay parang misteryoso, na puno ng kakaibang mga particle ng enerhiya na naging sanhi ng insidenteng iyon. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Ang isang bahagi ng puso ng espada ay pumasok sa kanyang katawan at sumanib sa kanya, ngunit ang mga mahiwagang particle ng enerhiya ay nakaimbak sa loob ng kanyang mga mata. Ito ang nagparamdam sa kanya na parang wala siyang limitasyon. Agad na niyakap ni Mystic Maiden ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sumigaw, bawal sumilip. Hindi siya nilinggan ni Alex at lumingon sa kailaliman ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Sinusubukan niyang maghanap ng Undead Beast na magagamit niya. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nagningning ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang bumulong-bulong. Oh, my stars, naka-jackpot tayo. Sa huli, nakaisip siya ng ideya. Maraming Undead Beast sa forma sayon na ito. Tulad ng mga napatay sa labanan noong unang panahon. Ngayon, ang mga bangkay na ito ay sinasapian ng mga espirito ng mga Einherjar na namatay sa digmaan. Kahit ngayon, ang mga hayop na ito ay naglalaman pa rin ng chi ng undead, kaya sila ay makikita bilang isa sa kanila kung sila ay gumala sa Endless Sea. Hanggat nagtatago tayo sa tiyan ng isa sa mga halimaw na ito, baka makalusot lang tayo sa isang piraso. Sa kabilang banda, mayroong isang misteryosong isla na may malaking, marilag na bundok sa hilagang karagatan. Iyon ay Peacock Mountain. Ang hangin na nakapalibot sa bundok ay napuno ng espiritual na enerhiya, habang ang mga banal na makulay na ulap ay nakapalibot sa tuktok. Ang lugar na ito ay tila sinaunang, kasama ng mga banal na ibon na lumilipad sa kalangitan, na huni ng malakas. Parang galing sa isang painting ang lugar. Ito ang teritoryo ng mga sinaunang banal na hayop, ang Tribong Peacock. Bagamat naranasan na nila ang pinakamahirap na kalagayan noong sinaunang panahon, patuloy pa rin ang kanilang tribo sa pagkinang sa kapangyarihan at lakas. Mas malakas sila kaysa sa karamihan ng mga angkan, mas malakas pa kaysa sa mga nasa banal na lugar. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit sila ay palaging kumilos ng napakamayabang sa lahat ng iba pa sa loob ng sinaunang hangganan, na parabang tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang mga diyos ng mundong ito. Noong panahong iyon, nagkaroon ng malaking kaguluhan na umuungal sa mismong bundok na ito. Sigaw ng isa sa kanilang matatanda sa dalamhati.
Nahulog na ang ating sagradong madre. Ito ay isang trahedya para sa ating tribo. Ah, ano? Nahulog ang sagradong madre. Sino yun? Sino kaya ang makakapatay sa takot na madre? Saan siya nagpunta? Nagulat ang lahat sa tribo ng Peacock, at nagmadali silang umalis upang ipaalam sa iba. Ang ilan ay gumamit ng mga aparatong pangkomunikasyon upang tawagan ang iba pang nawala. Dahil ang pagbagsak ng natakot na manam ay isang lubhang nakagigimbal na pangyayari, lahat ay kailangang bumalik sa kabundukan sa sandaling iyon. Ang lahat ng mga katutubo ng Pabo Real ay nagsisiksikan sa loob ng bulwagan ng tribo, lahat sila ay namumutla sa mukha. May isang nakakaalam tungkol dito ang nagsalita. Nahanap ng sagradong madre ang kanyang anak nang siya ay tinutugis. Kaya naman nagsama siya ng ilang tao para maghayganti. Dinala niya sina Sam, Braylon, at Charon. Ilang saglit lang ay may sumugod din. Grand Elder, bumagsak na rin si Sam. Ang kanyang soul stone ay nabasag na. Ang matanda sa trono ay nakasuot ng korona, at sa ilalim nito ay napakahabang kulay abo na buhok. Nagsuot din siya ng kaunting hair stick para hawakan ang ilang bahagi ng buhok niya, na parabang consort siya noong unang panahon. Ang matandang babaeng iyon ay ang dakilang elder ng tribong Peacock. Siya ay tumingin galit at tremendously heartbroken. Iyon ay dahil si Dolores ay ang kanyang biological na apo, ngunit siya ay namatay bago siya. Makipag-ugnayan kay Braylon at Charon ngayon. Tanungin mo sila tungkol sa nangyari. At utusan ang apat na tagapag-alaga na ibalik ang katawan ng sagradong madre. Sa ilang minuto lang, nakipag-ugnayan sila Braylon at Charon. Kasalukuyang kinakatay ng dalawa ang hindi mabilang na tao sa loob ng Endless Sea. Marami ring inosenteng dumaraan ang napatay. Gayunpaman, napakaraming tao ang nanonood sa dalampasigan. Gaano man sila kalakas o kalakas, alam nila na hindi nila maaaring patayin ang lahat ng mga saksi. Sa katunayan, ang ilan ay makakatakas pa rin sa eksena bago sila makarating sa kanila. Napabuntong hininga sila sa kanilang sarili. Ang reputasyon ng sagradong madre ay nadungisan ng baboy na iyon, at narito kami ay gumagawa ng malawakang pagpatay. Kung may lumabas na balita, tiyak na masisira ang reputasyon ng ating tribo. Pagbalik niya, we'd have to face punishment, sabi ni Braylon. Let's hope that the sacred nun has dealt with that pig and that brat. Kung masama ang loob niya, baka magalit siya sa atin. Hindi niya tayo papatayin, di ba? Nag-aalalang tanong ni Charon. Kabanata 2389. Naging malungkot ang ekspresyon ni Braylon. Naalala niya ang ginawa ng sagradong madre noon, kaya hindi rin siya sigurado tungkol doon. Bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa tribo. Dahil ito ay isang kasangkapan sa komunikasyon mula noong sinaunang panahon, ito ay hindi masyadong advanced na teknolohiya. Sa kabila nito, mayroon itong mga kagiliw-giliw na pag-andar, kung saan ang isa ay maaaring tumawag gamit ito na parang ito ay isang telepono. Gayunpaman, ang mensahe na kanilang natanggap ay, ang sagradong madre ay nahulog. Nagulat ang dalawang paboril. Agad na iniulat ni Braylon ang lahat ng nangyari doon sa Grand Elder ng detalyado. Nang marinig ito, hinampas ng Grand Elder ang kanyang dibdib at tinapakan ang kanyang mga paa. Katawa-tawa, talagang katawa-tawa. Hindi ba niya alam kung ano ang Endless Sea? Kahit isang hari sa langit ay maaaring mamatay doon. Siya, bakit pa siya maglakas loob na sumugod ng ganoon? Akala nila naiintindihan nila ang buong sitwasyon, dahil walang naniniwala na sina Dolores at Sam ang pinatay ni Alex. Siya ay malamang na pinatay ng mga undead na hayop sa walang katapusang dagat. Pero paano natin hahanapin ang katawan niya doon? Siguradong patay na tayo. Nagsisimula na ring mag-alinlangan ang apat na tagapag-alaga. Tumayo sila na nakakunot ang noo, ayaw kunin ang katawan. Sa huli, nagpa siya ang Grand Elder ng Peacock Mountain na pinakamabuting isuko ang bangkay ni Dolores. Gayunpaman, kailangan niyang alamin kung paano namatay ang kanyang apo. Ang aming tribo ay may espiritual na perlas. Ipakita mo sa akin ang mga huling sandali ni Dolores. Kailangan kong makita kung sino ang pumatay sa kanya para sa sarili ko. Aagawin nating mga peacock ang walang katapusang dagat balang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isa sa mga elder ay naglabas ng isang hiyas, ang espiritual na perlas. Ito ay isang makulay na perlas na kasing laki ng ulo ng isang sanggol, na puno ng kumikinang nakaluwalhatian.
Ang Grand Elder naman ay nagdala ng Soul Stone na konektado kay Dolores. Dahil mayroon pa ring maliliit na fragment ng mga marka ng kanyang kaluluwa sa loob, naipasok nila ang markang ito sa perlas. Sa sandaling iyon, isang kasuklam-suklam na eksena ang lumitaw sa harap ng mga mata ng tribo. May nakita silang lalaki at baboy na magkasamang kumakain ng barbecue. Ang kinakain nilang karne ay katawan ni Sam. Ah, ito ay kalokohan lamang. Ang isa sa mga paboril ay hindi na makayanang panoorin ito. Nagsimula silang magsuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang ilan pa ay labis na nagalit na nagsimula na rin silang magsuka ng dugo. Ang marangal na tribo ng Peacock, na kilala bilang mga banal na hayop, ay naging pagkain ng isang tao. Gaano kaya ito kahihiyan at nakakainsulto? Gayunpaman, isang bagay na mas katawa-tawa ang nangyari ng maglaon. Dahil ang flashback na ito ay mula sa pananaw ni Dolores, nakita nila na siya ay nasa isang malaking palayok ng tubig. Ang tubig ay kumukulo, ibig sabihin ay may niluluto ang Sagradong Madre. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang lalaki at isang baboy na nagpapaypay ng apoy sa bawat segundong lumilipas. Bukod dito, ilang kidlat ang tumama, sanhi ng banal na kidlat ng kalpa. Ginamit ni Dolores ang lahat ng kayamanan sa kanya upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit lahat sila ay pinasabog ng banal na kidlat. Sa kapangyarihan ni Dolores, imposibleng pakuluan siya ng buhay. Gayunpaman, ang pangunahing salarin ay ang kanyang sariling kaldero. Ang cauldron ay bahagi ng isang alchemical stove, kaya na-control ito ni Alex gamit ang kanyang elixir fire dahil isa siyang master alchemist. Ang kalan ay may maraming porma sayon na nabuo mula sa mahiwaga at kakaibang mga anteng-anteng, kaya't nagawa niyang higpitin si Dolores at isara ang kanyang kapangyarihan. Ganyan siya niluto ng buhay. Ah, ang Grand Elder ng Peacock Mountain ay galit na samuka din siya ng isang subo ng dugo. Nagalit ang lahat sa tribo. Pakiramdam nila ay binubuksan ang kanilang mga puso, hindi banggitin na karamihan ay nagsusuka din sila ng dugo. Kailangan nating patayin ang lalaking iyon at ang baboy. Sa oras na iyon, si Alex at Pixie ay nakatayo sa harap ng isang gintong puno, naglalaway ng tamad. Kabanata 2390. Ano ang punong iyon? Hindi ko rin alam, pero I bet isa itong sinaunang puno. Ang prutas ay mukhang talagang nakakaakit din. Ano ba, naglalaway na ako sa pag-amoy nila. Kumakalam din ang tiyan ko. Naginat ng leeg sina Alex at Pixie, diretsong nakatingin sa hinog na prutas sa puno. Ang prutas ay mukhang isang gintong peras, na puno ng isang banal na ningning. Napangiti si Alex. Bigla akong may naisip na random legend, yung kumain ng ginseng fruit si Pixie. Narinig ko na ang prutas ng ginseng ay katulad ng peras na ito. Ito ay ginto at may kantab, ngunit mukhang isang maliit na tao. At sinasabi na ang pag-amoy nito ay sapat na upang magbigay ng karagdagang 360 taon sa buhay ng isang tao. Ang pagkain ng isa ay makakatulong sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao ng 47,000 taon. Nanlaki ang mata ng baboy. Talaga, sumagot si Alex, na, I made it up. Nilinggan niya si Mystic Maiden, na nakatayo sa likuran niya. Narinig mo na ba ang prutas ng ginseng? Hindi. Ngunit ito ay tiyak na hindi iyon, sagot ni Mystic Maiden. Tanong ni Alex, paano ka nakakasigurado? Nagtaas baba si Mystic Maiden at mayabang na tumalikod. Iyon ay dahil alam ko ang tungkol sa punong ito. Ito ay tinatawag na steel pear tree, at ang prutas ay malinaw na tinatawag na steel pear. Ito ay karaniwang isang bihirang, banal na puno, isang prehistoric mutant. O at, ang mga peras na ito ay talagang isang magandang medium para sa iyo upang sanayin ang iyong old cow's breeding technique. Maaari mo ring gawin ang iyong mga organo na makamit ang yugto ng invincible steel. Nang marinig ito, agad na binunot ni Alex ang isa at walang pagdadalawang isip. Ito ay napakamakatas at matamis, ito ay ganap na masarap. Mav, napakatamis nito. Gusto mo rin ba ng isa? Tanong ni Alex sa Mystic Maiden. Umiling siya. Ang aking kasalukuyang katawan ay hindi sapat na dalisay, at nasa pagsasanay pa rin ito. Ang kalidad ng mga bagay na ito ay hindi katulad ng chaos energy. Kung kakainin ko ito, masasaktan lang ako. Hindi nagpapigil si Alex at diretsong kumain ng tatlo sa mga peras. Sa patnubay ng Mystic Maiden, kumain din siya ng prutas na stardo.
Matapos ubusin ang prutas, sinimulan niyang gawin ang kanyang mga diskarte sa paghinga. Kasabay ng pagsasanay na ito, nagsimula na ring gumalaw ang kanyang katawan, nagpraktis ng kanyang mga suntok sa lupa. Ang martial art ay ang Dragon Toss Punch na lihim niyang natutunan kay Ana. Gayunpaman, patuloy siyang gumagawa ng mga pagbabago at pagpipino tungo dito. Sa makatuwid, hindi na ito ang orihinal na bersyon sa puntong ito. Ang kanyang bersyon ay nagawang punan ang mga suntok ng isang dragon at kapangyarihan ng elepante. Bukod dito, isang multo na anino ng dragon at elepante ang lilito sa likuran nila kapag ginamit. Pakiramdam niya ay medyo makapangyarihan na ang martial art na ito. Kung ipinakita ko ito sa mga Coleman, tiyak na magugulat sila. Mukhang may potensyal akong magsimula ng isang martial arts clan. Si Alex ay nasiyahan sa kanyang trabaho ngunit nadurudge sa susunod na segundo. Humagalpak ng tawa ang Mystic Maiden. Anong uri ng makalat na doggy crawl ang sinusubukan mong gawin? Ang iyong dragon ay hindi kahit isa, at mayroong isang tuta na tumatakbo sa paligid. Nakakahiya, isang tuta, tumatakbo sa paligid. Ramdam na ramdam ni Alex ang mga ugat niya. Bulag ka ba? Iyan ay isang elepante. Tingnan mong mabuti. Kung sa tingin mo, hindi ka pa talaga nakakita ng isang aktwal na elepante. Sabi ng Mystic Maiden, oh well, I chose you to be my little minion. At masisira mo ang reputasyon ko kung masyado kang mahina. Kailangan ko lang ipakita sa iyo kung ano talaga ang dragon at elepante. Itinuro niya sa pagitan ng mga kilay ni Alex ang kanyang mga daliri dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang mga diskarte sa iba. Binigyan ng Mystic Maiden si Alex ng dalawang imahe. Ang isa ay dragon habang ang isa ay isang elepante. Ang unang imahe na nakita ni Alex ay ang dragon. Agad siyang naintriga sa imahe nang matitigan niya ito, na parabang sinusubukan nitong i-absorb ang buong atensyon niya rito. Mukhang surreal ang dragon. Napagtanto pa ni Alex na buhay pala ito ng masusing pagsisiyasat. Nakakita na si Alex ng mga dragon dati, mayroon pa siyang Benares dragon sa kanya, na isang royalty sa kanyang bloodline. Gayunpaman, si Nila ay napakaamo at banayad kumpara sa dragon na ito sa harap ng kanyang mga mata. Ang dragon ay may matinding aura na nakapaligid dito na parang walang makakapantay dito. Napakalakas nito na kahit sinong tao ay makaramdam ng panghihina sa kanilang mga tuhod sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang puso at kaluluwa ng isang tao ay manganginig sa takot, babagsak sa lupa habang nakakaramdam ng pagkabulag ng nilalang na ito. Oh, God, forget what they doing, keep on going. Oh, 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 oh.